sa ating nari kasi personal experience ito ng mismong founder ng Ignite. So, top 5 is the top. Yeah. So, number 1 top. Excuses. So, number 1. Remove excuses. So, kailangan, gusto mo talagang maging successful sa itong tatot na ginagawa mo kahit saan man ng larangan. So, kailangan alisin mo yung excuses mo. At sunahin mo yung paraan dahilan. Diba? Sabi nga, na gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Diba? So, kung gusto na lang karisulta ka, so, alis mo. Yes. Pag training, dapat attend mo dyan. Kapag meeting, attend ka dapat. Remove mo yung excuses. Diba? Kasi doon, matututo ka. Di ba? Matututo ka kapag ka umaten ka ng training. School. Kailangan wala kang excuses. Yan. So, lahat ng tao mayroong emosyon. Kaya nga nakalagay dito, control. Yan. Kailangan, bilang isang negosyante, huwag kang mabilis magalit. Huwag kang mabilis magtampo. Hindi ka lang napagbigyan ng sponsors mo or yung uplines mo, nagtampo ka kagad. So, hindi tama yun. Diba? So, kaya kailangan makukontrol mo yung emosyon mo. Hindi mo kayang kontrolin yung ibang tao, pero yung sarili mo, makukontrol mo siya. Ngayon, ang kausap mo dito sa negosyo is tao. Iba-iba yung emosyon. Ngayon, kapag ka nag-present ka ng business tapos hindi mo nagustuhan yung message sa iyo ng kinausap na tulan mo, di ba, inaway mo, hindi na talaga yung mag-join sa iyo. Di ba? So kaya kailangan konti-unti makokontrol mo yung emotion. Importante 'yan. Di ba? Hindi lang 'yan about sa business, about sa personal life. Kailangan makokontrol yung emotion. Be on time. Oh? Oh, improve your communication ka. Diba? So, dapat, pag nagme-message yung upline, no, dapat, pagka nakita mo na may message siya, reply ka agad. Yung iba kasi sinisin lang. Diba? Scene mode. Diba? Kung may pagkakataon ka na mag-reply, reply ka. Diba? Pag nag-message sa'yo yung downlines mo, diba? Mag-reply ka. Replyan mo siya. Ibig sabihin no, na-improve mo yung communication. Especially, yung negosyo natin online. Diba? Example, meron na pala sa'yo magpapadala. Diba? Hihingin yung pangalan ng padadalhan. Kaso nga lang, mabagal yung communication mo, hindi ka kagad nagre-reply. Diba? So, hindi natuloy yung padala. Na-pending pa. Dahil lang doon. Diba? So, kaya kailangan, so, ma-improve natin yung communication natin. Hanggat maaari, gawa tayo ng way para palagi tayong online. Diba? Tayo ang gagawa ng paraan. Okay? Yan. So, number 3. So, next topic, number 4. Be on time every time. Yan. Since online na din naman lahat ang transaction natin, so siguro sa meeting, diba? Pag nag-send na ng link, pag hindi ka na busy, or pwede ka naman mag-join kahit busy ka. So, pasok ka na kaagad. Dapat lagi tayong on time. Sanayin natin yung sarili natin na lagi tayong naka-on time. Diba? Sabi nga, daig ng taong maagap, yung taong masipag. Kahit masipag ka, kung papahuli-huli ka, ang makukuha mo yung tira-tira na lang. Tama ba? So, kaya kailangan lagi tayong on time. So, since meron example sa mga nandito sa Pilipinas, meron kang ka-meet-up. Pag ang usapan nyo is 5 p.m. O, alimbawa, alas 5 ng hapon, labasan ng trabaho, dapat 4:30 pa lang, 4:30 p.m. nasa venue pa na. Nasa meeting place pa na. Diba? Huwag kang malilate. Kasi baka mamaya ang pinaghihintay mo yung client mo. So, uuwian.
natin yung sarili natin na maging on time. Diba? Pag may link na ng training, ng meeting, yan, importante yun. So, dapat, pagdating sa pera, huwag tayo.